Magandang buhay! Ako nga pala si Teacher Joanne. And welcome to my channel. Handa ka na ba sa bago nating kwento? Tara, tayo ay magkwentuhan! Mga kwentong pambata. Si Susan na mahilig sa halaman. Isinulat ni Eliza Rose Seth Ambulo. Araw ng Sabado, kaarawan ni Susan. Excited siya sa araw na iyon. Maaga siyang nagising, narinig niya ang tilaok ng manok ng kanilang kapitbahay. Bumangon siya sa kanyang higaan at agad na naghilamos. Pumunta kaagad siya sa likod ng kanilang bahay, kung saan ang kanyang munting hardin. Marami siyang mga alagang halaman doon. Mayroon siyang dalawang daisy, tatlong tulips, at limang sunflower. Agad siyang kumuha ng tubig at isa-isa niyang diniligan ang mga ito. Nilinisan niya ang mga ito at binunutan ng mga damo. Inilipat niya ang mga paso sa nasisinagan ng araw. Hindi niya namalayan ang oras. Nawili siya sa kanyang mga halaman. Narinig niya ang tawag ng kanyang nanay. "Susan, anak!" Malakas na tawag ng kanyang nanay. "Maligo ka na at samahan mo akong mamili ng regalo para sa paborito mong pansit." "Opo, nanay, nandyan na po," agad namang sagot ni Susan. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay, agad niyang pinuntahan ang kanyang mga alagang halaman. Nagulat siya nang bigla itong dumami. Agad niya itong binilang. Isa, dalawa, tatlo. Ang kanyang paboritong sunflower ay 10 na. "Anak, nagustuhan mo ba ang aming regalo sa'yo?" tanong ng kanyang tatay. "Opo, tatay. Maraming salamat po. Paborito ko po itong sunflower. Pangako ko po na aalagaan kong mabuti ang mga ito. Mahal na mahal ko po kayo, tatay at nanay." At dito nagtatapos ang ating kwentong Si Susan na Mahilig sa Halaman. Isinulat ni Eliza Rose Seth Ambulo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!